Bien, sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin yan eh. Di nila inuumpisahan kung saan sila naging successful. Kung hindi sa mga diskarteng ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights ng mga kwento ng napakaraming successful na tao. At sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay, kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success Secrets! Ipinanganak at lumaki sa Maguindanao. Aminado ang ating bida ngayon na naging maayos ang kanyang buhay. Ngunit, iyon ay nung nabubuhay pa ang kanyang ama na isang datu. Nang mawala na ang kanyang ama, ay doon na siya talagang nakaranas ng paghihirap. To the point na kailangan niya nang huminto sa pag-aaral. Dahil sa naranasang hirap, kung kaya't nagsikap siya hanggang sa maging isang very, very successful na fashion designer. Alamin natin ang nagisusi ng tagumpay ni Mac Taub dito sa Success Secrets. I could say that and I admit that nung natatandaan ko because he was a mayor, then he has 4 wives. Napaka-bobo ko nung bata ako. Natuto ko magbasa grade 4. Nung nalaman ng tita ko na umiiyak ako, may narinig siyang umiiyak kasi magkalapit lang yung bahay namin. Pinuntahan niya yung bahay namin. Pumunta siya sa bahay. Nakita niya ako. Nakatali ako. Isang purong Muslim na lumaki at nagkaisip sa Barira, Province of Maguindanao, aminado si Mac na namulat siya sa isang marangyang pamuhay, lalo na at isang mayor noon ang kanyang ama at isang principal naman ang kanyang ina. I grew up in a very small town, which is municipality of Barira, Province of Maguindanao. My dad served as mayor in our town before. He died last 1999 or 1999. So both your mom and your dad Muslim din sila. Yeah, they're both Muslims. Okay. Yes. So talagang ano, yun yung roots mo talaga. Yes, yes. And kasi it reflects in the way of course I've seen your designs kanina and parang talaga may touch of Muslim yung pananamit at pagdadala sa sarili. Ayon kay Mac, dahil nga nasa politika ang kanyang ama, kung kaya't naging good provider ito sa kanilang magkakapatid. I could say, nung nabubuhay yung dad ko, I could say talaga na even my mom was, he lives like a princess. Yes, because my dad was really a good provider. Anya, mahal ng mga tao ang kanyang ama noong nagsisilbi pa ito bilang mayor sa kanilang lugar. They called him Datu or Sultan. That is why pinapanindigan niya yon. He's just not caring us, his own family, but also the people. So masasabi ko nung maliit ako, masagana naman ang buhay. Yes, yes, I could say that and I admit that nung natatandaan ko because he was a mayor, then he has 4 wives. Yes, so oh nga pala, no? Kaya niyang buhayin yon. Pwede yon, yes, no? Kaya niyang buhayin yon. Iyon ay noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Ngunit nang mawala na ito, ay doon na nagsimula ang kalbaryo ng kanilang buhay. When he died, and that's the time na lumalaki na kami, then my mom, syempre single mom siya,
and he's actually at teacher, school principal, secondary school principal. So nung namatay yung dad ko, parang nabigla kasi yung pangyayari. That's the time. It was a sudden death. Okay. Yes. So, yung lumalaki, abang lumalaki kami, nagsasabay-sabay kaming lumalaki. Then that's the time nag-aral na kami. Then that, doon namin naranasan talaga. Sa panahong iyon ay talagang natuturo silang magsakripisyo. For you to study, God, for you to study, and you will also sacrifice. So yun talaga yung ano, kumbaga, yun yung mga trying moments niya. Yes. Kasi parang biglaan siya nawala. Yes, yes. Nawala ng provider. Kitang-kita umano ni Ma kung paanong nahirapan ang kanyang ina nang mawala ang kanyang ama. Honestly speaking, talagang si Ma'am, yung Ma'am ko talagang nag-sacrifice talaga siya. At dahil hindi kinaya ng kanyang ina ang sabay-sabay na pagpapaaral, kung kaya't there was a time dumating sa point na we have to stop our college. Yes. Oh, yes. Yun na yun. Yes, kasi yung ate ko, yung pinakapanganay namin, she's taking that time she was taking up anong course nun? Respiratory therapies. Respiratory. Yeah. So, therapy. Kailangan niya mag-intern dito sa Manila. So, okay. Sobrang laki ng medyo malaki yung magagastos kasi she's gonna pay the school sa Zamboanga City. And at that time, yung mom mo, what was she doing? Ano yung source of living? Teaching niya? Lang. Teaching. So, halos sabay-sabay kami nag-aaral sa isang private university sa Zamboanga. So, talaga mabigat para sa kanya, natustusan lahat. Dahil dito, kung kaya't sobra daw niyang hinangaan ang kanyang ina. Parang kwan siya, amazing siya kasi nung nag-aaral kami, sinasabi niya na bahala na walang matira sa mga properties na iniwan ng dad ko, like yung lands, everything, money, or what. What is important is matapos yung pag-aaral niyo. Kasi yan yung pinaka number one sa akin na gusto kong iwanan sa inyo. At sa pagkamatay daw ng kanyang ama, ay tuluyan na rin silang nawala sa mundo ng politics. That's the time parang all of the sudden, burado na kami sa politics, in field of politics. Oh, walang nalinya sa inyo doon ng time na yun. My older brother tried, but you know, I don't know. Hindi siya pinalad. Ayon pa kay Mac, pwede naman silang rumesbak sa politics, ngunit minabuti raw nilang manahimik na lang dahil iyon din daw ang gusto ng kanilang ina. Pwede kaming mag-revenge eh. Pwede namin gawin yung mga bagay na hindi maganda. Like, yung anong nangyari sa dad namin. Mm-hmm. We can go back to politics, kami magkakapatid, but we did it. Hindi namin ginawa. Anya, nang ibabaw sa kanila ang bili ng kanilang ina na sa halip na sumunod sa yapak ng kanilang ama, ay mas mabuting makapagtapos sila sa pag-aaral. Yun ang in-inject sa mind namin ng mother ko, na kailangan mag-aaral. You have to be educated. Okay. You have, instead of gun, ang ahawakan ninyo is ball pen. Anya, nang mailibing na ang kanyang ama, ay nagdesisyon na silang lumipat ng tirahan. Pagkamatay ng dad ko, pumunta kami sa kalapit municipality. Ah, lumipat kayo. Ng Barira, which is hindi naman ganun ka-remote area. O, may ilaw naman, something. But I don't know. But a little more secluded compared to sa original. Sa lugar ng Barira na umano siya, nag-aral. I stayed sa bahay ng cousin ko. Then nung tinirahan ng uncle ko yung bahay namin, doon ako sa kanila, ganun-ganun lang ako. At sa lugar rin na iyon niya na-enjoy ang kanyang kabataan. Kasi doon may ilog. Parang na-enjoy, doon ko talaga na-enjoy yung childhood ko na sobrang simple. Naliligo kami sa ilog. Tapos kasama ko yung mga cousins ko. As in, doon talaga ako lumaki. At doon, masasabi ko, doon ko na-enjoy yung life, yung bata ako. Ngunit nilinaw ni Mac na ang environment ang kanyang na-enjoy, kasama ng kanyang mga pinsan at hindi ang pag-aaral. When you were young, were you academically inclined? Ibig sabihin, pagdating sa mga pag-aaral, ikaw ba ay nag-excel sa pag-aaral, or you were more of the practical child na mas natututo ka through experiences, life experiences? Well, I could say napaka-bobo ko nung bata ako. Natuto ko magbasa grade 4. All right, yes. So late bloomer. Ayon pa kay Mac, hindi niya makalimutan noong nag-aaral pa siya dahil may ginawa umano ang kanyang ina sa kanyang guro. Kung anong ginawa ng kanyang ina sa kanyang guro, malalaman sa pagbabalik ng yung
teacher ko, hindi ko makakalimutan yung teacher ko na yun eh. Napapansin ko, habang nagle-lesson siya sa amin, nagtuturo siya sa amin, sa akin nakatingin. Sabi ko, bakit parati, pinag-iinitan ba ako ni ma'am? Nung nag-decide si mami na ipastop ako, tuwang-tuwa ako kasi hindi ko masabi-sabi na hindi ako pwede mag-proceed sa second year level kasi take out ako. Pinalo ako ng walis, tapos tinali ako sa kama, kinadena ako. Kinadena ka pa. Kasi galit na galit si mami sa akin, din para hindi nila matanggap yung pinagagawa ko. Yung teacher ko, hindi ko makakalimutan yung teacher ko na yun eh. Napapansin ko, habang nagle-lesson siya sa amin, nagtuturo siya sa amin, sa akin nakatingin. Sabi ko, bakit parati, pinag-iinitan ba ako ni ma'am? Nung nag-decide si mami na ipastop ako, tuwang-tuwa ako kasi hindi ko masabi-sabi na hindi ako pwede mag-proceed sa second year level kasi take out ako. Pinalo ako ng walis, tapos tinali ako sa kama, kinadena ako. Kinadena ka pa. Kasi galit na galit si mami sa akin, din para hindi nila matanggap yung pinagagawa ko. I don't know if you believe it. My mom talked to that teacher, to my teacher, grade 4 teacher. Kinausap niya, sabi niya, focus ka sa anak ko mag-teach. Pabasahin mo yung anak ko, bibigyan kita ng regalo. Dahil daw doon kung kaya't lagi na nakatitig sa kanya ang kanyang guro, kung saan napagdudahan pa niyang hindi siya nito gusto. So it happened talaga. Then napapansin ko noon, hindi ko alam may usapan sila. Napapansin ko noon, yung teacher ko, hindi ko makakalimutan yung teacher ko na yun eh. Napapansin ko, habang nagle-lesson siya sa amin, nagtuturo siya sa amin, sa akin nakatingin. Sabi ko, bakit parati, pinag-iinitan ba ako ni ma'am? Ngunit, malaki umano ang pasasalamat niya sa nasabing guro. I am very, very much thankful sa kanya kasi talagang hindi pa umabot yung isang taon. Natuto na ako magbasa. Ngunit, talaga raw hindi para sa kanya ang pag-aaral. Hindi talaga kaya ng utak ko. Okay. Lagi, basta marami akong bags. At dahil nagkasabay-sabay sa college, kung kaya't nagdesisyon ang kanyang ina na patigilin siya, na lihim umano niyang ikinatuwa. Supposed to be, magsi-second year college ako, kaya nung nag-decide si mami na ipastop ako, tuwang-tuwa ako kasi hindi ko masabi-sabi na hindi ako pwede mag-proceed sa second year level kasi kicked out ako. Hindi mo pa dito na di-discover yung ano mo, no? Yung gift mo? No. Pagdating sa fashion designing? Since grade 5 ako. Ah, meron na rin. Yes. Si, kwentuhan mo nga ako, paano ka na hilig or paano ka na introduce in the world of yung mga tela and etong fashion designing. Kasi nung bata ako, naalala ko talaga, nag-start talaga ako mga grade 5, bata pa talaga ako. Naalala ko, kasi ang mom ko nga, di ba, secondary high school principal, siya sa isang public school. So may mga supplies sila from the government na mga band papers. So before iakyat yun sa school niya, dinadaan sa bahay. Okay. Doon tinatambak sa bahay namin. So, hindi niya alam, nagnanakaw ako ng tagilang. Konti-konti. Yes. No, talagang yung malalaki talaga. Ninanakaw ko, tapos tinadala ko sa kwarto. At alam niyo ba kung saan niya ito itinatago upang hindi makita ng kanyang mga kasama sa bahay? Sa ilalim ng kama ko. Paggabi, akala ni mami, nagsa-study ako. Hindi niya alam, nagda-drawing ako ng girl. Mukha ng girl sa kakatawan ng babae na may damit. Okay. Yes. So, natatakot akong ipunin siya kasi baka papagalitan ako. Kaya ang kanyang ginagawa? Kinukumot ko na lang siya, din tinatapon ko sa, tinatamba ko ulit sa ilalim ng kama ko. Ngunit wala nga raw sikreto na hindi nabubunyag. Nadi-discover lang yun ni mami pag nagwawali siya or may nagwawali. Ano ba itong daming band papers? Siya, parang... Sobrang dami. Pag tinitingnan niya,
mga mukhang babae. So, nagagalit siya. Actually, nagagalit. Against talaga sila. Even siya, in my brother. Hindi siya supportive. At doon na ibinunyag ni Mark ang kanyang naranasan sa kanyang pamilya. Para sabihin ko sa iyo, kapatid ko mismo, na kuya ko mismo, halos suntukin ako dahil nagdodraw ako ng ganon. Ng babae. Bakit daw babae? Bading ba daw ako? Bakit daw hilig ko ng babae mag-drawing? So I don't know. Basta lumalabas lang yung sa imagination ko. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganitong damit. Tapos may mga, nakagown talaga siya. So nung pero nung time na may influence ka ba because of that? Or it's a natural thing? Or nanonood ka ba ng mga show sa TV? Or na linya ka ba na may napanood kang pageant na parang nag-trigger sa'yo? Kasi si Mami, di ba, si Mami kasi mabihis talaga siya na tao. Nung, kasi di ba, naging mayor yung dad ko, so exposed siya sa mga occasions. Mabihis siya na tao at ang dami-dami niyang damit. Okay. Sobrang dami niyang damit. Nakikita ko nung bata siya, nagbibihis siya, paano siya nagtatransform, ganon. Nag-aayos talaga siya. And you appreciated that? Yes, pero hindi ko lang masabi na, Mami, ang ganda, Mami, ang ganda ng earrings mo, ang ganda ng damit mo. Kasi matangkad siya eh. May postura talaga ang mother ko. Actually, hindi lamang umano ang kanyang mami ang naging inspirasyon niya sa kanyang trabaho ngayon. I have also tita, first cousin na mom ko, which is very socialite na tao. Nakikita ko rin siya. So, lagi sila ni Mami magkakasama. Pag pumunta sila sa mga kasal, kung ano yung damit nila pag alis ng bahay, tinitingnan ko. Then pag uwi, may mga dala silang pictures. Tinitingnan ko parati, lagi ko tinitingnan. Then may mga kasama silang mga ibang ninang. Tinitingnan ko. Tapos nagtatanong ako, ganon. So parang sabi ko, ano ba to? Bakit ganito talaga gusto ko? Ngunit nagkaroon umano siya ng worst nightmare dahil isang araw. One time, kinadinahan ako ng mom ko. Itinali ako. Bakit kaya kinadinahan si Mac? Ano ang kanyang malaking kasalanan at umabot sa ganong desisyon ang kanyang ina na siya ay itali sa pamamagitan ng kadena? Malalaman yan sa pagbabalik ng... Galit na galit si Mami sa akin. Din parang hindi nila matanggap yung pinagagawa ko. Kasi yun na nga, di ba, yung family namin, yung religion namin as Muslim or Islam, talagang prohibited daw. Oo, magiging gay. Sumaba yung Maguindanao Massacre. Nakaipon ako that time. So as in, nasolo ko yung show, nasolo ko yung problema. That's the time bumagsak ako. Yes, bumagsak ako na talagang wala na tira sa akin. Nagloloko ako ng college ako. Ayoko mag-aral na mabuti. Kasi nga, gusto ko nga talaga mag-aral sa fashion schools.